Okay mga idol, gusto mo bang matuto magtanim ng coconut bonsai? Panoorin mo itong mabuti at siguradong matututo ka sa mapapanoodin nyo. Kasi simulan na natin!
Magandang umaga po sa inyo lahat. Sa video ito, ipinakita ko sa inyo step by step kung paano ang tamang proseso ng pagtatanim ng ating mga coconut bonsai. Naglagay po ako ng extension para sa paggawa ng design kung sila ay mature na, kung sila ay malalaki na. Meron kasing nag-comment sa akin, gumawa raw sila ng 5 niyog ng tanim pero namatay. Siguro ang naging problema ang kanilang pagpili ng materyales na gagamitin upang itanim. May mga niyog kasi na mura ang kanyang pinaka niyog. Meron naman na kung merong ganitong suwe gumagalaw. So yung mga ganong klase ng niyog hindi pa talaga pwedeng mabuhay o tumubo. Kaya mas maganda mamili ng magandang niyog, magulang na niyog, nasa maayos na kondisyon ang niyog. Sa pagtatanim naman po, wala namang required na lupa sa aking pananaw. Basta may garden soil, yung talagang taniman, pwede naman pong gamitin yung mga lupa na yan. So ngayon po, nakita po ninyo bakit ko ni rose cut ang ating mga materials na itinanim. Yan po isa sa mga ginagawa ng isang nag-bonsai. Parang po mapanatili naman niya yung kanyang kaliitan ng kanyang puno. Okay mga idol, sa video pong ito sana natutunan nyo na ang pagtatanim, lalo na po kung kayo po ay maraming mga niyog sa inyong bakuran o sa inyong lugar. So step by step, panoorin po ninyo at makukuha na po ninyo yung tamang proseso ng pagtatanim ng coconut bonsai. Okay mga idol, sa mga baguhan pa lamang po o napadaan sa channel na to, please subscribe my YouTube channel WinEd Bonsai City, share and like. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga video ko pa pong i-upload. God bless! Bye-bye!